Hello po, magandang araw. At welcome muli sa ating channel Wendell's TV. Panibagong tutorial na naman guys, yung nais kong i-share sa inyo. Ito po ay kung paano tayo mag-repair ng pans. Ito po ay ating palalakihan ng waistline. So, iba-iba po yung paraan ng pagpalaki ng waistline. So, share ko lang po ang sa akin. Okay, ang unang-una nating gagawin ay dito tayo magdudugtong sa side. Okay, ang itong ating waistline ay sinukat ko ito kanina, ito ay 29. Yan. 29. So gagawin natin itong 31. So add na dito ng 1 inch or 1 inch dito para madagdag tayo ng 2 inch. Para yung 29 madagdagan ng 2 inch magiging 31. So pag nag-cut po kayo dito, ito lang. Wag yung dito lang kasi pangit. So dito tayo ng bagya. Okay, sukatin lang natin 'yan. Yan. Okay, mga 6 or 6 and a half ang inyong dugtong. Yan. So dito tayo magkakalas. Kalasin natin 'tong nakatap dito. Yan. Kalasin natin magkabilaan. Then kalasin natin 'tong loops. Dito sa likod loops, dito rin sa gilid. So ito pong ating waistband ay naka 2 piece po ito. Oh, magkabilaan siya. So kalasin natin ang waistband. So panoorin niyo na lang guys kung paano natin gagawin. So, una, kakalasin muna natin. Yan, tatlong loops lang po yung ating kakalasin. Tapos mula dito, ito mula dito, dito tayo magsimulang magkalas. Papunta dito sa kabila, dito rin banda. At yung ibabaw, dahil 2 piece po ito, kakalasin din po natin. Dito pa rin sa gilid. Yun ito, kalasin natin yung top. Din ito, ibuka natin to. Yan, biyakin natin to, biyak. Yan, mahigit yan ano, mahigit 6, ginawa kong 7. Yan, pero yung dugtong natin hanggang dito lang tayo sa 6 or 6 and a half. Huwag yung dito lang sa may bulsa. Ha, dito tayo sa may 6 or 6 and a half. Ganun din ang gawin natin dito sa kabila. Yan, linisin lang po natin yung mga sinulid na kinalas natin. Okay, itong kinalas na ito, atin itong i-overlock. Ito, overlock natin to dito. Pwede rin namang ikabit nyo na yung dugtong nyo dito sa side. Tapos i-overlock nyo ng sabay. Pero mas maganda kung
na-overlock nyo muna ito, tsaka yung ating idulugtong. Tapos saka natin pagtapatin para mas ano, mas malinis. Gupit lang tayo dito ng mga yan, 6.5 na tila dugtong natin. Yan, sakto lang yung sukat niya. Yan, medyo ano lang, medyo pa-slat yung baba, parang ganito lang oh. Ganyan. Tapos sukat ka ng 1 inch. Tapos kasama yung allowance niya sa pagkain. Yan. Mga dito. So mga kulang-kulang 2 inch. Kailangan yung kulang-kulang 2 inch yung dito sa ibabaw. Tapos yung dito naman, mga yan, mga ano yan, 3/4. Kasi ano pa po yung pagkain dyan, kasama pa po yung pagkain. Yan. Cut lang natin. Yan, ganyan lang siya. Kasi pagkain dito niyan, ano, mga 1/2 or 3/8, pag ganon. Hanggang dito. Tapos pag ganon naman. So cut lang tayo ng dalawang ganito. Yan. Ito, atin din tong i-overlock dito, kabila. Yan, so hindi ko na ipapakita sa inyo, overlock ko muna to saglit. Okay, ito na yung ating pans na overlock ko na po. Yan, magkabilaan. So ito rin yung ating pangdugtong. Yan, na-overlock ko na rin yan. Ito. So mas mainam na i-overlock nyo muna bago nyo ikakabit dito. Para pag, kasi pagka pagka dinugtong nyo muna bago nyo i-overlock, kakapal po kasi yung ating side. So kung maganda ang inyong overlock, okay lang. Pero kung medyo pang light ang inyong overlock, mas maganda i-overlock nyo muna ito at saka yung pangdugtong bago nyo ikabit. Okay? Yan, overlock na yan dito. Malinis yan. So ikakabit na natin. Okay, sa pagkabit po, dito nyo itapat. Dito sa dating pasada. Yan, sa dating pasada. Huwag kayong kakain dito sa hindi niya pinagtahian dati. Yung lumang pinagtahian niya, dito kayo dadaan. Dito dadaan ang inyong karayom. So ito ay nasa 2 inch. O, kulang-kulang 2 inch. So ang maiiwan dapat dito ay 1 inch. Yan, 1 inch ang maiiwan. Magkabilaan 1 inch. Para makadagdag tayo ng 2 inch sa ating waistband. Okay, kabit na natin. Ngayon, sa pagtahi dito, huwag nyong idiretso. Mag-iwan po kayo ng mga 3/8. 3/8 lang, mga dito lang oh. Yan, ganyan. So, yung kabila idudugtong na natin.
So itong ito, dito kayo magsimula hanggang dito sa inyong tahi. Yun, yung tahi dito sa ating dulo ng ating dugtong. Mula dito, tahi kayo hanggang dito rin. Yan, kita nyo. Magkatapat lang sila. Tapos yung dito, yan, sa kanyo na ikakabit kabila. Huwag nyo kalimutan mag-lock. Yan, dito itatahi nyo rin siya dito sa dating pinagtahian. Huwag kayong kakain dito dahil meron ditong bakal, baka matamaan nyo, mababali ang inyong karayom. Kaya dito lang tayo sa dati. Yan, ganyan. Yan, kita nyo. Ganyan. Tapos dito atin tong itatap. Kasi nakatap itong side na to eh. Itong dito wag na, dito lang tayo. Yan. Kung ang inyong sinulid ay maliit, katulad ng ginamit ko, wala akong makapal na sinulid, dublihin nyo na lang yung pagtahi dito. Pero kung malaki ang inyong sinulid, makapal, isang tahi lang po. Yan. So, ganun din ang gawin natin ito sa kabila. So, inuulit ko, dito po kayo magtahi sa lumang pasada. Huwag kayong kakain dito sa bago. Okay, huwag nyong ididiretso ang tahi ah. Dito lang kayo sa mga 3-8. Huwag nyong idediretso dito sa lugtong. Ganyan. Okay, katulad nung isa, dito sa tahi, hanggang dito tayo sa dito, sa pinagtahian ng lugtong. Diretso lang natin. Yan, dito lang oh. Kita nyo. Then, ikunik na natin tong dito sa likod. Yan. Yan, ganyan lang yan oh. Ibuka mong ganyan, tapos dito ka na magsimula. Yan. Tapos itap na po natin. Itap na po natin yung dito sa side. Yan, inuulit ko, pag manipis ang inyong sinulid ay idubli nyo yung tahi para pumapal, makita yung ating tahi. Pero kung malaki naman ang inyong sinulid, katulad nito,
ay huwag na kayong magdoble. Ayan, pag nagdoble po kayo ng tahi, siguraduhin nyo na nakapatong po siya dun sa unang tahi. Huwag nyong hayaan na yung unang tahi at saka yung pangalawang tahi ay hindi magkapatong. Kasi pangit po yung tingnan. Yan, kita nyo yung ating side. Malinis po siya. Ito yung sa back, sa wrong side. Yan, malinis po. Ganon din dito sa kabila. Yan, kita nyo malinis po yung pagkagawa. So, ang kasunod na gagawin natin ay magdudugtong na tayo ng 2 inch sa kanyang waistband. Kasi 2 inch po yung ating dinugtong dito. 1 inch sa kabila, 1 inch din dito sa kabila. So, equivalent 2 inch. So, magdudugtong tayo ngayon ng 2 inch dito sa ating waistband. Dito po tayo magdudugtong sa gitna. Huwag dito sa side. Sa gitna po tayo. At ito po ay 2 piece. So, unahin muna natin yung dito sa right side. Okay, sa center po tayo magupit. So, yan. So, 2 inch ang ating idudugtong plus yung pakain natin dito. Yan, kuha nyo. So, ang gugupitin natin dito ay nasa equivalent 3 inch yung lapad ng ating gagawin na idudugtong dito. So, cut muna natin yung 3 inch. So, cutin nyo yung lapad nito. So, nasa 1.5. Tapos yung kanyang allowance dito. So, 2.5 yung ikakat nyo na pangdugtong. Yan, 2.5. Sukatin natin mula dito. I-2 piece po yan. Gawin nating dalawa. Kasi 2 piece po yung ating waistband. Okay, sabi ko kanina 3 inch ang ating dugtong. Yan, 3 inch. Kasama na po ang pakain dito. Yan, gupit lang tayo ng dalawa. Okay, ang pakain po dito ay huwag masyadong malaki. Ano lang po, 1/4. 1/4 dito sa kabila, ganon din dito sa likod. Magkabilaan po sila. Yan, kung nakita nyo, ganyan lang siya kaliit. 1/4 lang po yung pakain. Tapos ibubuka po natin to. Ganyan. Kabit natin yung kabila side. Okay, yan, ganyan. Yan, iano lang natin to. Ilapat lang natin para hindi ito bubukol pagka pinagpatong na po natin yung magkabilaang waistband. Yan, nakaganyan po yan. Nakabuka. Okay, yung kabila niya, yung kabila, yan, huwag po tayo dito sa center. Kasi ito sa center po tayo nagbiyak nito. Itong kabila, huwag po tayo dito sa center. Kasi pagka sa center po tayo nagbiyak, tapos magkatapat po ito, so magkakaroon ng bukol. Kakapal po yung ating waistband. So ang gagawin natin ay dito tayo sa kabila. Yung parang ganyan. Yan.
Hindi po sila magkatapat. Kasi ang purpose, kaya hindi magkatapat para hindi po yan magkaroon ng makapal ang ating waistband. Okay, kung naintindihan nyo, para lang po ito sa two-piece na waistband. Pero kung ang waistband naman ay isa lang, ay sa gitna lang kayo. Pero pag ganito na two-piece po yung ating waistband, need po natin na dito tayo sa side. Dito yan. Yung isa sa center, yung isa sa side. Para pag pinaglapat na po yung ating waistband, ay hindi po siya makapal. Yan. So cut natin dito banda. Then saka natin ito idudugtong. Yan, 1/4 pa rin yung ating tahe. Yan, dugtong natin yung kabila. Yan. At atin din itong i-ano, ibuka po natin. Yung kabilang side, nakabuka. Ito rin, ganito din, nakabuka. Ang purpose, para pag pinaglapat na ay hindi po siya makapal. Ganyan. So, yan na siya. Ganyan. Atin munang itatap yung dito sa ibabaw. So nakita nyo yung luma niyang sinulid ay hindi ko na tinanggal. Yan. Para pagtahi dito sa ating sinulid na hindi ganong makapal, ay matatahi itong lumang sinulid. So parang nagdubli na rin tayo ng tahi. Yan, ganyan. So, nasa sa inyo yan kung idudubli nyo, pwede rin hindi. Pero sa akin, idudubli ko yung ating tahe. Yan, dinubli ko ang purpose para matibay at saka kakapal yung ating sinulid. Yan, kita nyo. Parang original lang. So, yung kabila, yan, yung ilalim, kita nyo. Yan. Hindi po sila magkatapat. Okay, yung dito sa kabila, yan, yung isang dugtong nandito sa kabila. So, hindi po sila magkatapat. Kaya, hindi po makapal yung ating waistband. Sakto lang po. Okay, kabit na natin dito sa kabila. Sa kanyang waistband. So ito yung lumang sinulid na nakatahi pa rin, hindi ko tinanggal. Yan, pinabayaan ko lang para pagtahi natin dito, makapal yung ating sinulid tingnan. Hindi siya halatang ano, ni-repair. Yan. So, dublihin natin ang tahe. Okay, yan o.
So atin munang itatap itong mga loops na ating tinanggal. Okay, itong bakas na ito, ito yung dati pinagkabitan ng loops sa wisban. So dahil nadagdagan siya ng 1 inch, ay umurong po siya. Yan o. Yan, dubulak lang natin yung ating loops. Yan, kita nyo yung sa gitna, nakasinter po siya o. Yan. Yan, ating kakabit yung loops. Yan. So, itong kabila, ito yung pinakahuling loops. Yan, iyan na ba yung ating ginawa. So, atin lang itong ititrim. Trim lang natin para malinis yung ating gawa. Okay, ito na yung ating finished product. So, kita nyo, tingnan nyo yung sa likod. Yan, malinis. Ito yung sa kanyang harap. Yan. Baliktad ko muna para makita nyo lalo. Yan na po yung ating tahi. Yan, kita nyo yung side. Yan. Yan po yung dugtong niya sa side. So hindi halata kasi yung laylayan sobra kasi ginawa niya itong pinaputulan tapos pinadagdag dito. So parang design lang din. Ganon din dito sa kabila. Yan. Tapos yung ating loob na nadugtungan, yan. Ito kung kita nyo. Yan, malinis. Ito yung kanyang back. Yan, malinis. So, ganun lang po ang pag-repair ng ating mga waistline. Kung maliit ang inyong waistline, pwede nyong dagdagan. Dito lang po kayo sa side. Magdagdag. Yan. Para maganda pa rin yung ating pants. Hindi yung kung saan-saan kayo nagdadagdag. Yan. So, ito dating 29 ay nagiging 31 na po ito. So, sukatin natin. Ayan. Kita nyo? 15 and a half. So, dating 29, naging 31. So, dyan lang guys. Nagtatapos yung ating video. At salamat po sa patuloy na pag-support sa ating channel, Wendell's TV. At huwag nyong kalimutang i-share ang ating mga video para kapulutan din po ng aral ng iba. At hanggang sa muli guys, kita-kita na lang tayo sa sunod na pag-upload ng aking mga video. Paalam po, God bless!